Alright, what's up internet? Today, pag-usapan natin saan makabili ng murang Windows 10. Nung sinaunang panahon, madali lang yun. Punta ka sa Virra Mall, yun, may maraming nagbebenta ng CD, DVD, bibili ka ng system unit in really any shop, and then sabihan mo lang yung technician na pasama yung Windows, usually walang problema yun. And totoo, sobrang mura yun. Yung problema, hindi yun legit. Humigpit na sila, di na yan option ngayon. To be honest, I do kind of miss those days, you know, mid-90s na sobrang interesting ng Virra Mall, dami mga hardware, dami mga software, but iba na ngayon. Number two, pwede ka naman dumiretso directly sa Microsoft. No question, legit yun. Yung problema, hindi mura. We've done that for a couple of customers na sabi ng customer na gusto ko talaga galing Microsoft. And then sabihan namin na, you're sure ha? Kasi sobrang mahal. You know, ilang libo yan. They're like, yeah, yeah, sige. So, yun, we bought the software straight from Microsoft, we installed it, the customer paid for it. Yun nga, legit siya. 100%, no problem. Yung problema, hindi siya mura. Number three, you can go the opposite route. Punta ka sa tipong online seller na Lazada. Maraming nagbebenta dun. Nasubukan ko na rin yan. And it's true, sobrang mura. Yung problema, hindi ka sure kung legit. Yung mga CD keys na bili ko sa Lazada, in fairness, gumana naman lahat. Pero, ang dami-daming sellers, ang daming nagbebenta ng same CD keys for different kinds of software, nakakalito kung kanino ka dapat pumunta. And when I was researching, because I needed to buy CD keys for my own, kahit yung mga sellers na sobrang taas ng ratings, may mga iilang pa ring reviews na nagsasabi na hindi gumana yung key, hindi dumating yung key, paano yan, hindi responsive yung seller. Yun yung problema sa mga online marketplace na gano'n. Ang dami mga seller, hindi ka sigurado kung saan ka pupunta. And kahit yung mga mataas na ratings, medyo kinakabahan ka pa rin. So, yes, mura nga. Pero kung legit ba, paminsan oo, paminsan hindi. Medyo kabahan ka dun, di ba? So, I think yung best option talaga, and ito yung ginagamit namin sa shop ngayon, bumili ka lang sa isang legit na seller online. Dito, mura at legit. Parang di ka kakabahan, legit lahat ng CD key. At the same time, yung presyo, sobrang baba kumpara sa Microsoft. Hindi kasing mura kaysa sa Lazada, pero yun nga, worth it yung gastos para sigurado ka. Bibili ka nga sa ibang online marketplace, pero kinakabahan ka na natapon mo lang ba yung 300 pesos mo, 500 pesos. Dito sa CDKoffers, you know, slightly more expensive siya. Pero at the same time, sigurado ka. Plus, the CD key for Windows is still valid even if you upgrade. Sobrang laking bagay ito. Sobrang sakit sa ulo na yung ibang CD key na na-experience ko at nabalitaan ko online, parang palitan mo lang yung RAM or palitan mo lang yung GPU. Parang nagugulat si Windows na, oy, teka, kailangan, bago na system na to, so kailangan bagong key ulit. Itong mga keys, guaranteed na pwede mo palitan yung software. Yung hindi mo lang pwede palitan, yung motherboard. And you know, usually when you buy a motherboard, when you upgrade a motherboard, parang buong system na rin yun. But you can upgrade SSD, you can change your GPU, you can change your CPU. No problem, the Windows version, the Windows key will still be active. So, paano ba gumamit nung CDKoffers? And it's very straightforward. Kumbaga, ito yung walkthrough. But if you're familiar with online shopping, yung mga create account, add to cart, payment, basically, yun na rin yun. At may discount offer pa. If, you know, you can use the discount offer below, which they have kindly extended to us, to Hardware Sugar, magagamit mo rin yung discount code namin. Alright, so we're at cdkoffers.com, and first thing we need to do is to sign up. I have not signed up yet, so let's just use the Hardware Sugar official email. So, pagkatapos ng sign up, na pinapapunta ka dito, basically yung parang settings mo. And gusto natin yung Windows 10 na key. So, I'm just gonna go back, balik tayo dito sa main page. Although, na-save ko na yung link para sa Win10 Pro CD key. And so, we can see here na available siya. Ano ba yung item na to? So, this is the key for Windows 10. Tapos, mahalaga na naka-note dito na kailangan mo i-download from the Microsoft site or from an official link yung Win10 Pro, hindi yung Win10 Home. Actually, we basically just recommend Win10 Pro 64 to all of our clients. So, Win10 Pro 64-bit, and be sure to download the Pro when you
get it free, the trial version galing sa Microsoft. Kasi itong key na to, hindi gagana sa kung may home ka na, tapos bilhin mo to, tapos i-upgrade mo, you'll need to download Pro first. So we're gonna click buy now. And don't forget our promotional code, which is also in the video text description, HS20, and you apply and you should get a 20% discount. So there we go. And easy peasy, just submit order. How do I want to pay? It's interesting how iba-ibang depende sa options, may dagdag. So Mint, actually hindi ako familiar. I know it's a site in the States. Alipay, of course, yung Chinese. And I do have Bitcoin, but I don't want to use it for this purchase. So I guess let's go with PayPal. I just want a regular credit card. So tinapon na tayo sa PayPal. And, magbabayad ka ba in pesos or in dollars or whatever the home currency of the site you're buying from is? Usually, yung advice kasi sa akin, gamitin mo yung foreign, yung dollars. Kasi mas okay yung conversion rate dun sa credit card kaysa sa conversion rate na binibigay ng site. So, ako madala, actually, ako all the time, let's say sa Amazon or wherever ako bumibili na online abroad, palagi kong sinasabi na charge mo ako in USD. Kasi nga, mas mura yung card ko, credit card ko BPI, mas mura daw yung conversion rate ni BPI kaysa sa dun sa bibigay ni Amazon. And sa totoo lang, tama nga yun na sinubukan ko ilang beses na to compare. Like, oh, ito yung quote ni Amazon, ginamit ko si BPI card. Then pagdating ni BPI card, ah, mas mura nga si BPI card. So, just a tip. You notice the purchase has already gone through. Oh, wait, it's still processing. And so, pag okay na, click ka sa view codes. Ito yung code na binili mo. Copy mo yung code. Make sure na makuha mo lahat. So, copy ko to. And then, punta tayo, pahanap lang natin sa Windows. It's active. Just look for activate. Then, punta ka dito, activation settings, open. Tapos, change product key. Click ka dito. Paste mo yung nakuha mong key. Press next. And yes, you want to activate. Windows is activated. Congratulations. Sobrang dali. No mas, no fuss. Easy peasy. Hindi ka nakukulitin ni Microsoft na, oy, register mo naman yung Windows mo. Yung desktop wallpaper mo, biglang hindi na magiging black. You know, may mga ibang small tricks na ginagawa ni Microsoft na parang pinapaalala sa'yo na, uy, hindi pa activated yung Windows mo. And there are small things, but they're kind of annoying. So it's nice when Windows is activated with a digital license. So yun, sobrang simple lang gamitin yung CDKoffers. It's true, sila yung nag-alok sa amin para gumawa ng video na to. But the opinions expressed in this video are my own, even if they asked us to do this video. It's a good service. And it hits the two spots. Number one, mura. At pangalawa, legit. At the end of the day, that's all I really need to know from my CD keys. You know, parang easy to buy, pop it into the system, everything works, no muss, no fuss, and I don't wanna think about it anymore. That's what I like about CDKoffers. Thanks for watching. So I hope that these baby tips helped you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs, consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.